Hi, this is Doc Tess. Today, we're going to discuss what is Polycystic Ovary Syndrome or PCOS, its causes and common symptoms. But before we start, please hit the like button and subscribe. Thanks! Proceed po tayo sa discussion based sa mga common questions ng mga PCOS women as they come in sa clinic po. So, una, ang question nila, ano ba ang PCOS? Marami po bang may PCOS? Ang PCOS, isa sa pinaka-common na hormonal imbalance sa mga babae. So, common siya, affecting 15 in 100 women roughly. Ano ba ang dahilan ng pagkakaroon ng PCOS? Actually po, hindi po sigurado kung ano talaga ang dahilan ng pagkakaroon nito. Pero genetic component and lifestyle may play a role. Ang pinaka-naaral po na dahilan ay yung tinatawag na insulin resistance. Ibig sabihin, hindi po nagre-respond ng maayos ang cells ng PCOS women sa normal effects ng insulin. So, ang epekto, tataas ang asukal sa katawan. Tapos, yung pancreas o yung lapay na gumagawa ng insulin, lalong gagawa ng mas marami pang insulin. So, ang effect is hyperinsulinemia or yung mataas na insulin sa dugo. Pag meron ka nito, yan, lalabas ng mga iba't ibang hormonal imbalances na kung tawagin. Hormonal nga eh, so it involves mga iba't ibang hormones. So, ano yung una? Tataas ang testosterone levels sa mga babae. Normally, meron naman talaga tayong konting amount ng testosterone. Mas marami to sa mga lalaki kasi yun yung main hormone nila. Sa mga babae, konti lang ito. So, yung mga times na tataas siya, more than the normal, doon lalabas ang mga symptoms na kung tawagin ay isa doon is hirsutism. Or yung pagkakaroon ng malagong buhok. Tapos tumutubo yung buhok sa mga unwanted places. Yung parang ang pattern is yung sa mga lalaki nasa gitna po ng katawan. So nagkakaroon ng parang bigote yung babae. Minsan meron din parang goatee or chest hairs. Tapos yung pubic hair nila nag-grow paakyat, nag-extend yung growth paakyat papunta sa pusod. Minsan, meron din papunta dun sa butt area. Ito rin yung nag-i-explain yung mataas na testosterone levels ng pagkakaroon ng mga tigyawat or acne, pimples. Ganon din, meron ding mga cases ng mga PCOS women na nagkakaroon ng baldness or yung pagkalagas ng buhok sa hairline. So, yun po. So, number 2. Tataas din ng sobra ang pag-produce ng ovaries ng estrogen. So, pag nangyari yun, yung mga follicles na dapat mag-release ng egg para mag-ovulate yung babae, namamatay po ng maaga. So, hindi po nakaka-proceed doon sa ovulation period. So, di ba, ang mga babae para mabuntis, kailangan pong mag-ovulate monthly. So, monthly, so ibig sabihin, tapos diba nagkakaroon din ng monthly menses. So, pag nag-ovulate yung babae, pwedeng nagkakaroon siya ng monthly menses. So, nangyayari yun roughly 12 times a year. Pero nga sa mga babae may hormonal imbalance, nagkakaroon sila ng tawag na oligo-anovulation or yung madalang or hindi pag-ovulate monthly. So, nagre-reflect din yun sa regla na delayed or pag sinabing delayed, mahaba yung cycle interval. Halimbawa, pag more than 38, yun yung known number, more than 38 days ang cycle interval mo, considered yun na
oligoanovulation. Yung anovulation, pwede nga rin maging cause for infertility or yung hirap sa pagtatry magbuntis. Kasi nga madalang lang mag-ovulate, so yung chances na mabuntis, hindi kasing taas ng 12 chances a year. Kasi diba 12 times tayo ng menses, 12 times din tayong pwedeng ng itlog a year. So hindi po ganun kadalas. Pag patuloy na kumakapal ang lining ng matres dahil nga hindi po nangingitlog at eventually hindi nagre-regla, may risk pong masyadong kumapal ang lining ng matres. Pwedeng maging endometrial hyperplasia, nagiging cause ng abnormal na pagdurugo, o kung eventually, pwede rin siya mag-lead to endometrial cancer or cancer sa lining ng matres. Kaya po napaka-importante na kahit every 1 to 1.5 months, nire-regla po tayo para po yung pangangapal na si-shed natin yun as regla. Pero sa mga babae, sa mga PCOS women, na halimbawa kasingda lang na every 3 months or more months a year lang sila magka-regla, yung chances na mag-develop ng cancer sa lining ng matres or endometrial cancer mas mataas. Ang PCOS po is suspected to be a risk for endometrial cancer. Unless naka-hormonal contraceptives po kayo, ha, like yung mga oral contraceptive pills, IUDs, hindi po talaga kayo expected na magregla. Wala pong pangangapal na mangyayari sa loob ng lining ng matres. So, ang next question ng pasyente, Doc, meron ba mga long-term complications ang PCOS sa kalusugan ng mga pasyente na diagnose nito? Opo, marami po actually. Hindi lang siya yung simpleng irregular na regla, hirap sa pagbubuntis, tagyawat, hindi lang po yun. Marami pa po, tulad ng mga conditions like mataas na blood pressure or hypertension, diabetes o mataas na sugar sa dugo, dyslipidemia o mataas na cholesterol sa dugo, pagiging overweight or obese, o pag meron ka nun, mga sakit sa puso. Lahat po ito dahilan pa rin nung sinabi ko kanina na dahil sa hyperinsulinemia or mataas na insulin sa levels ng dugo. Kaya po yung OB ninyo, marami po siyang pwedeng i-request ng mga laboratories. Minsan i-include niya yan yung test for sugar, tulad ng mga 75 gram OGTT, HbA1c, minsan may fasting plasma insulin. Kaya yung cholesterol test, ang tawag is lipid profile. So, next question. Doc, paano po ba dinadiagnose na PCOS ang isang babae sa clinic? Sa PCOS, may 3 main signs and symptoms. Na nabanggit ko na po actually halos lahat kanina. Yung una, oligoanovulation, o yung madalang na pangingitlog or pag-ovulate ng babae. Nagre-reflect yun sa regla na delayed or madalang din. Diba, para mabuntis ang isang babae, kailangan niya mag-ovulate. Sa PCOS, pwede pa rin yun mangyari, kaya lang madalang. So, ang next question ng pasyente, Dok, magkakaanak pa po ba ako kasi PCOS ako? Opo, pwede naman po talagang magkaroon, mabuntis pa rin ang someone na may PCOS. Di lang po kasing dami ng chances ng ng babae na wala pong PCOS. Kasi yung mga non-PCOS women, roughly 12 times a year sila nangingitlog and nagre-regla. Sa PCOS, mas madalang doon. Pero hindi po ibig sabihin, hindi na po kayo magkakaanak. Hindi po kayo labeled agad na infertile. May mga times lang talaga na hirap talaga or mas magti-take time bago magbuntis. Pero sa mga cases po talaga na hirap mabuntis, huwag po kayong mag-alala kasi may mga ways naman po and medications para to help you get pregnant. At meron din po pala tayong separate video for that, ha. Pakiantabayanan na lang po. Okay, number 2. Hyperandrogenism. Or yung hirsutism, yung pagiging mabuhok kasama dyan, pagkakaroon ng maraming tigyawat, acne or pimples kasama dyan, at yung paglalagas ng buhok. Okay? Number 3, polycystic ovaries on transvaginal ultrasound. So dyan, eto marami pong mga misconception dyan sa term na polycystic. Okay?
Akala kasi nila, sabihin nilang next question ng pasyente, Dok, may bukol ako, may cyst ako. Hindi po. Yung term na polycystic, ang poly ibig sabihin marami. Yung cystic, yung cyst, polycystic pertains to the mga immature follicles doon sa ovaries na nakikita. Immature sila kasi dapat ang nangyari is nangitlog ka pero hindi sila nag-mature. Kaya yun, maraming immature follicles. Yun yung mga cysts doon sa term na polycystic. Kaya ang polycystic na term is a misnomer. Kala ng mga pasyente tuloy meron silang cyst or bukol. Pero halimbawa, may mga cases na polycystic ang isang babae, PCOS siya, may polycystic ovaries finding on ultrasound, pero meron pang ibang findings on ultrasound din niya na meron talagang bukol or cyst na malalaki or minsan may discomfort. Yun, nagkataon na meron parehong findings. May polycystic ovaries siya, at the same time, may mga bukol or cyst din siya. Pero kung ang reading lang on ultrasound is polycystic ovaries, wala po kayong cyst or bukol, okay? Mga immature follicles lang po yung mga yon na nakita around the ovary. Okay? So, wala pong cyst or bukol. Klaro po yun. Okay, this brings me to another question. Dahil akala nga po nila may cyst or bukol. So, ang next question nila, Dok, kailangan po bang operahan itong polycystic ovaries ko? Usually, ang management po sa PCOS is medical. May mga times lang po talaga na magre-require siya ng surgical intervention na usually related sa infertility. Pero kung wala naman pong sinabing surgical intervention related to infertility na gagawin sa inyo, ang polycystic ovary syndrome hindi po usually in general nagre-require ng surgical intervention. Ang basis po ng doktor nyo sa pag-diagnose ng PCOS ay ang Rotterdam criteria. So, ang Rotterdam criteria nagre-require po ng at least 2 out of 3 dun sa 3 main symptoms na nabanggit ko po kanina. So, ano ba yung tatlo? Ulitin ko lang. Oligoanovulation, madalang na pag-ovulate, pwedeng madalang na pagre-regla. Hyperandrogenism, kasama ang hirsutism, pagiging mabuhok, matagyawat, o kaya yung paglalagas ng buhok. Number 3, yung presence ng polycystic ovaries on ultrasound. Pag meron po yung tatlong yun ang classic PCOS. Sa ibang mga babae naman po, meron lang na dalawang present out of 3 symptoms. So, halimbawa sa clinic, may pupunta. May patient ako, may mabuhok siya, matagyawat. Tapos nag-report din siya ng irregular na regla. Pero nung chineck ko on ultrasound, wala namang evidence ng polycystic ovaries. So, syempre, tatanungin ako ng patient, Dok, PCOS pa ako. Wala naman po kayong nakitang polycystic ovaries on ultrasound. Yes, pwede ka pa rin malabel as PCOS. Kasi na-fulfill mo yung 2 out of 3. So, hindi ibig sabihin na walang finding of polycystic ovaries on ultrasound, di ka na PCOS. Okay? O, another patient, munta sa clinic, mabuhok din, matagyawat, pero sabi niya, on history, regular ang regla niya. Tapos never siya nagkaroon ng issue sa pagtatry magbuntis, hindi siya nahirapan. Pero, nung chinek ko rin on ultrasound, may evidence ng polycystic ovaries. So, ang tanong niya, Dok, regular naman regla ko, wala naman akong issue sa pagbubuntis. PCOS ba ako? Ang sagot, yes, pwede ka pa rin malabel as PCOS kasi na-fulfill mo yung 2 out of the 3 dun sa criteria. Sa mga next videos po natin, i-discuss po natin yung mga different approaches for specific complaints ng PCOS patients, lab tests, and general management of PCOS. Stay tuned for that po ah! Hope you learned something from this video. If there are any other topics that you want to discuss here, comment down below. And please subscribe to this channel so you get updated with my latest videos. See you!